Minsan, ayaw na lang nating magsalita at iluluha na lang ang mga hinaing at daing ng ating puso at damdamin. Kumusta kayo? Just always smile. May pag-asa. Topic lang. Welcome to my YouTube channel. May mga araw sa buhay natin kapag napapagod na at nauubusan ng sasabihin ay idadaan na lang sa pagluha at panalangin. Diba? Palagi natin itong nasusubukan na nagdarasal na lang at wala nang lumalabas na salita sa ating bibig. Yung punong-puno na ng hinaing ang ating puso dahil ramdam na walang tatapat na salita sa sakit na nararamdaman mo. Yung iyak na lang ng iyak, yun na lang ang magagawa mo at tanging hiling ay yakap at pagdamay ng ating Diyos Ama. Ang mga ganitong sitwasyon ay alam natin na normal na sa ating Diyos Ama. Alam niya ang laman ng puso mo kahit na puro lungkot at iyak na lang ang nagagawa mo. Napipikit na lang tayo at puso na lang natin ang kumakausap sa Kanya. Ang dami ng naiisip at tumatakbo sa utak kapag ganito na ang sitwasyon at ramdam na ito na yung pinakamababang bahagi ng buhay. Yung pakiramdam mo ay down ka na. Yung laman ng puso mo at isip mo ay iisa na lang. Tugman-tugma na sa damdamin mo. Yung nakakaramdam ka na ng sobrang kahinaan. Nais kong ipabatid sa iyo kaibigan. Naiyak man ang ginagawa mo, alam ng Diyos ang laman ng puso mo at alam niya ang nangyayari sa bawat segundo ng buhay natin. At alam niya na siya rin ang kinakapitan mo sa mga panahon at mga sitwasyon na hindi inaasahan na halos gusto mo nang bumagsak. Sa panahon kasi ngayon at dulot na rin ng mga pagbabago ng kapaligiran at pagbabago ng tao at ganoon na rin ng makabagong teknolohiya, mabilis na lang nakakarating sa atin kahit na ang mga simpleng problema, lalo na sa mga OFW na minsan halos sabay-sabay naman kaya nangyayari. Patong-patong din yung stress na nararamdaman. Isabay pa ang pagod at pagal na katawan. Pero lagi nating tandaan, gaano man kalaki ang problema, mas malaki pa rin ang kakayahan ng Diyos Ama para mapagaan ito at tulungan kang malutas. Mag-focus ka lang sa meron ka, sa mga blessing na dumating sa buhay mo at mas pagtibayin ang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Na lahat naman, siya lang ang nakakaalam ng nangyayari sa buhay natin ay mga pagsubok upang mas patibayin pa tayo lalo sa buhay. Dahil minsan kasi, mas pinapalaki pa natin ang problema kaysa ang paghanap ng solusyon at nawawalan tayo ng balanse na dapat mas malaki ang tiwala natin sa Diyos dahil hindi naman tayo nababawasan ang mga biyaya niya at lagi lang siya nandyan para tayo ay gabayan at patibayin pang lalo. Hindi nakadepende sa problema natin ang biyaya at pagmamahal ng Diyos Ama. Thank you.
mula noon. Nang isilang tayo at magpahanggang ngayon, ang pagmamahal ng Diyos ay parehas lang, di nagbabago, di nababawasan, at ang pagmamahal na ito ay pangmatagalan. Wagas, ika nga. Alam niya ang buhay natin noon, ngayon, at sa hinaharap. At naririnig niya ang ating hinaing na malinaw na malinaw, kahit luha na lang. Bawat lakad man natin ay matuwid at matatag, ngunit mas tinitingnan ng Diyos Ama ang laman ng ating puso. Susubukin man niya ang ating katatagan, pero hinding-hindi niya tayo pababayaan, lalo na sa mga sandaling tayo ay mahina at susuko na. Enjoy nyo po ang video natin ngayon. Huwag nyo pong kalimutan mag-like. Pakisubscribe na rin po. Pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga videos. At mag-iwan na rin po kayo ng comment. Maraming salamat! Hanggang sa muli! May pag-asa! Tapit lang!